Good morning. My name is Noel. I come from Tarlac. Meron po tayong federation. So this is a national federation. We call it FGASPAPI, Federation of Goats and Sheep and Producers Associations of the Philippines. Ano po? So this is the official partner of the Department of Science and Technology and of course the Department of Agriculture. And ang membership po namin is nationwide. Okay, so Luzon, Visayas, and Mindanao. We come from the private sector, pero importante ho kasi yung partnership ng gobyerno at saka ng pribadong sektor. Ano po? So, before I discuss it further, probably I would like you to appreciate something about the goats. Ang tawag po nila sa goat, alam niyo, it's a poor man's cow. Ano po? So, kasi ang large ruminants, pinsan ng mga kambing ito, mga baka at kalabaw, ano po, but they are bigger animals, grass eaters din po sila. But yung mga baka po, ang meat, ang consumption po niyan is 10 times that of the goat. Ang kalabaw mas malaki, 12 times that of the goat. Ano po? So yung mga magsasaka na hindi kaya ng malaking investment, they invest in smaller animals like the goats or the sheep. Ito po yung typical na farmer. When you go to the province, ang makikita ho natin si Mang Juan na may alagang kambing. Ano po? So, very typical. Either pinapastulan lang nila to or they tether it. May 3 hanggang 5 metrong tali at itinutulo sa umaga, ano po, at binabalikan sa hapon. Ano po? That's how they manage it traditionally. Pero yung goats po na alaga ng farmer, usually these are Philippine native goats. Ang timbang ho nito usually nasa 20 kilos, 22 kilos, malaki na yung 23 kilos. Ano po? So that's the Philippine goat. Ang kagandahan ho sa goats or the small ruminants, the whole family can engage in it as an enterprise. Hindi ho gaya ng mga malalaking hayop, ano po, this is easily managed. It is gender sensitive kasi kahit na mga kababaihan, kaya niyang i-manage. In fact, ang analysis dito, it is even recommended for the elderly o yung mga seniors. Ano po? So the whole family takes part in this enterprise. One salient point about the goat, it's low maintenance. Hindi po siya mahirap i-manage kasi 75% ng requirement niya, damo. And blessed tayo sa Pilipinas kasi it's a tropical country and marami pong damo dito sa atin. Ano po? So what accounts for the 25 or the 30%? These are the supplements that we can give. Ano po? So pero ang kami sa Farmers Livestock School for Goat Enterprise Management, very minimal ang supplementation namin sa feeds. So we teach the farmers how to feed the goats using protein-rich pasture and forages para makatipid po sila. Ano po? So that's what we give. Pero despite the fact na low maintenance sila, sa market, mahal po ang kambing. There was one time I remember na nasa farm po ako, bigla dumating representative from Monterrey, ano po, San Miguel Foods, yung kanilang mga doktor doon, who happens to be upperclassmen sa vet school. So nagtanong sila, subsidiary ang Monterrey ng San Miguel Foods. So sabi nila, pwede ba kaming pumasok sa farm? So pumasok sila. Nagtanong sila tungkol sa kambing, how it is being bred, paano pinapadami, paano minamanage. So sabi ko, ba't kayo, it's a good thing na bumisita kayo. What made you come here? So, na-observe daw ng company, 4 o'clock in the morning, yung mga carcasses ng goats nakasabit na. Pero 7 o'clock in the morning, wala ka nang mabibili. Well, that's according to their company. Ano po. So dito po yun sa Metro Manila. Ang minention niya is farmer's market. Pero pagdating po sa probinsya, ganun din po. Hindi ka... The price of... Sino po yung namamalengke? Ah, tita, magkano po ang manok sa palengke kahit na may bird flu? Pero... Ano naman po, safe po ang mga manok, lalo na pag hindi naman dun sa affected area. Apo, magkano po ang manok per kilo?
140 to 150 siguro. Magkano po ang pork, ang baboy? Okay. Ang beef po, magkano ang beef? Ang beef usually nasa 250 260. Ano po? Goats, the goat's price is from 290 to 300 or 310 per kilo. Ano po? So kung makikita po natin yung trending sa presyo from poultry to pork to beef to chevon, ano po? Ang international name po ng goat's meat is chevon. Ano po? So ang chevon o karni po ng kambing is even more expensive per kilo kesa sa presyo ng baka. So ito po yun. Tayo po ay nag-aaral. Ano po? Nung po kami nag-uumpisa, we all started with a small number of animals. Ang mga farmers po natin sa buong Pilipinas at ang goat population, 98% po nasa mga magsasaka. 98% are with the smallhold farmers. And the bigger farms, yung mga nakita natin kanina, they only account for 2%. So makikita po natin na most of the goats in the country nasa mga barangay, nasa pag-aari ng mga magsasaka. Ano po? Ito ang mga magsasaka, they own 1, 2, 5, hanggang mga 20 plus up to 25. So they are classified as the smallhold farmers. Okay? So ito naman po, pinakikita natin sa buong bansa, ito po ang trend ng population ng kambing. Ano po? So, as of 2016, ito po kasi census. We are basing it on census. Ano po? Because it's the official one, the one from the Bureau of Statistics. So, 3.6 million. Imagine, ilang million na po ang Pilipino? 104 million? 104 million plus Filipinos, pero ang number of goats na kinukonsumo natin is only 3.6. So sabi nung isang mga kaibigan namin sa industry, bakit ang taas dati tapos pababa ng pababa ng pababa? Balikan po natin yun mamaya, ha? Pero tingnan po ninyo to. How will you correlate the previous slide with this slide? Ito naman po ang slide ng presyo. Ano po? Hindi po siya hindi po siya bumababa, pero ang trending naman sa presyo ay pataas. Okay? That's the price of goat meat. So that explains yung potentials ng industry. That explains how the industry will move on in the future. Ano po? High domestic demand. Kaya po tumataas ang presyo. The rate of slaughter, the rate of consumption is faster than the rate of production. Mas mabilis po tayong kumonsumo kesa sa mag-produce. Okay? Take for example sa province. Siguro ang gagawin ko na lang po example yung probinsya namin sa Tarlac. Ano po? Yung established mga eateries dito. Eateries po ito. Wala pa yung restaurants dyan. Wala pa yung meat shop dyan. Ano po? Mga karinderya lamang. Ano po? 30 eateries in the province with respect to other provinces. Pwede ninyong i-relate mamaya. So if we have 30 local eateries serving goat meat, ano po yun? One goat a day, isang kambing isang araw, ang isang karinderya would need how many goats in 365 days? So that's 365 goats. Hindi ba? Kung merong 30 yan, so that's the number of goats that we need in a year to supply these eateries, mga karinderya. Pero may experience po kami. Sa Tarlac, nung bago, yung cooperative namin doon, pinahiram ho kami nung mayor. Ang mayor ho namin ngayon is si Mayor Christy Angeles. So, nagpahiram ho siya ng pwesto sa palengke para sa local cooperative. Pero ano ho nangyari? At the end of the term, the pwesto is as good as new. Hindi ho nagamit. Bakit? Ba't hindi nagamit? Kasi sabi nung mga members ng cooperative, sinong magsusupply? Pero dapat meron tayong supply sa palengke, steady ito, so we have to supply the pwesto. Alam mo ninyo, hindi ho nagamit. Bakit? Wala akong makapag-commit eh. Kasi sabi nila, kung 2 goats a day, kahit na 1 goat a day na lang, that's 365 goats a year. Madadama yung mga breeder namin, sabi nila.
So, ibig sabihin, kulang po talaga ang supply. Okay? So, to supply one goat a day, you need 225 female breeders, female goats, para bastante ang supply mo, isang kambing isang araw sa iyong pwesto. Ano po? So, ibig sabihin ho nito, kung ang tinatanong natin yung saturation point na, naku, baka marami na yan, marami ng kompetensya, hindi na masyadong viable. Hindi po. In fact, kung makikita ninyo, it's a global trade. Ano po? Well, anyway, we'll get to that. Sa province of Masbate, before yung former BAE director, si Dr. Bing Crescencio, nasa Masbate siya. Sabi niya sa akin, Noel, nasa Masbate ako, sabi niya. Pero parang I've noticed, sabi niya, may 2 truckloads of goats being extracted from the island of Masbate. Sabi niya, dadalin daw sa pier ng Maynila. Ah, ganun ma'am, sabi ko. Oo. Noel, I have this question. Is this goats, itong 2 truck ng kambing, is this being replenished? Sabi niya. So, unfortunately, the answer is no. Ano po? So, mas mabilis po tayong mag-slaughter, consume. Ano po? That's why the government right now and the private sector, nagtutulungan po tayo for herd build-up, kung tawagin. Pagpapadami ng kambing. We are here working with government and the private partners to order to boost yung pong production ng goats. Okay? Tapos, the law of supply and demand, na ipakita na po natin kanina yan, napakalaki ng demand. High export index. Ang study, alam po ninyo yung ano, yung ASEAN integration. Di ba ngayon, ang Southeast Asia, may ASEAN na yan, di ba? So, tax-free po, tariff-free. Lahat ng agricultural products will flow from country to country free of tax. These are 4 agricultural products. So, we have to look at this commodity competitively. So, look beyond our shores. Kaya lang ang problema ho dito na lang sa Pilipinas hindi natin ma-solve yung supply pupunta pa ba tayo sa di ba? So that talks about the saturation point. And it's a global halal trade. So the meat is universal. Ang mga Hindu they don't eat beef. Our Muslim brothers and sisters, they don't eat pork. Pero everybody eats chicken and everybody eats chevon and mutton, yung sa lamb or sa sheep. Okay? So ito po. So ito ang Pilipinas, pero we are in the company of goat eaters. Ano po? Tingnan natin ang ating mga katabi sa ASEAN state. They are all goat eaters. So we have to look beyond our shores. Ano po? Ang market natin, hindi lamang ang local market, but we have to look beyond our shores. Kasi kung competitive tayo, ano po, it's a good business. Apo, and it's worthwhile. So as the core, ito po ang core product natin. Ang core product natin, yung kambing. But from the core product, ano mga pwedeng enterprises? Okay, this is courtesy of DOST Picard, which is the partner of F. Gaspapi and the Small Ruminant Center at Central Luzon State University. Ano po? So, the core product is the goats, but then from the goats, you can produce breeders. Ano po? Yung mga gustong mag-upgrade ng kanilang mga alaga. Meron po tayong course on breeding. So, we teach our students how to breed, ano po, the right way of breeding. From the core product goats, you can produce slaughter goats, which is far from being saturated. Ano po, pwede rin mga breeder bucks. Yung mga breeder bucks po, kasi sa mga barangay, ang isang bulugan po medyo may kamahalan, like say for example, 20,000, 25,000, depende sa quality or even more. Ano po, so ang ginagawa ng iba, community buck. They have this buck,
And pero buck should be tested. I would like to emphasize as a veterinarian and very particular ho kami dito, ayaw namin ng bulugan na hindi na itetest. So the bucks should be tested for communicable diseases like the caprine arthritis and encephalitis and brucellosis. So pag tested negative yan, it can be used as a community buck. So yung ibang mga members of the community na gusto niyang i-avail yung breeding services ng breeder na yon, it can be done with a fee. So dairy-based products, of course, dito po sa Pilipinas, may mga cheese makers na tayo. We have Miss Olive down in Mindanao, and we have Miss Angie Mendoza and Jeff Lim dito naman po sa Tarlac, who produces cheese. We have Kuya Rene Almeida also, who produces. We have sino na kasi? Elmer Rivera sa Tagaytay, also produces cheese. Ano po? So, a handful of people in the industry nagpo-produce na rin po ng keso. Okay? Meat-based products, and alam ho ba nyo ngayon, meron na rin nagpo-produce ng specific type of food or feed for goats. Ano po? Yung iba, nagpo-produce sila ng seedlings, yung iba, forages, and yung iba, silage. Ito yung burong mais na they produce it in bulk, tapos kumukuha ng orders at idinideliver na lang sa mga farmers and breeders. So, in a nutshell, paano po natin uumpisahan? Ano po? Example, for if we're going to talk about slaughter, which is yung pong ipinrepare namin for this morning, ano po, ito po yung ibang mga sources natin ng negosyo. We have slaughter goats and shibon-based products, or some of you would want to go into dairying, ano po. So you have to decide later on, ano po, kung saan ba ang gusto ninyong direction. Nasa slaughter line ba kayo o nasa dairy line kayo? Okay? Pero sa kambing, wala pong sayang. Hindi gaya sa industrialized countries, kinakain lamang nila karne. Pero sa atin, pati laman loob, kinakain. Kung halimbawa, 300 pesos per kilo yung laman, 200 pesos yung sinampalukan. That is the ulo and the paa. Tapos 200 pesos din yung laman loob. This is the internal organs. Ano po? Ang tinatapon lang po dito yung balahibo, yung sungay, at yung kuko. Ayos po ba yun? and even the manure, nako-convert po into cash. Kasi ang technology ngayon is vermiculture. It's one of the technologies na ginagamit ng Federation para turuan yung mga farmers to maximize their income. Okay? So, from the farmer na nakikita natin sa barangay na may limang kambing na either nakatali o pinapastulan, probably he can make some improvements. Ito po yung ating Philippine goat. Ano ho? So, si Philippine goat, native kung tawagin. Pero kahit na native siya, meron siyang angking ganda. Ano po? Ano po yung ganda niya? Mabilis manganak. Ano po? Mabilis manganak. Highly fertile. Highly fertile ang native goat. Secondly, meron po siyang natural immunity under Philippine conditions. Matibay ang katawan. Okay? So, but then, ang drawback lang ng Philippine goat, dahil maliit ho siya, so yung economic aspect wala. Kasi syempre a small animal won't sell much. Hanggang ganun lang siya. Eh. Kahit na bugbugin mo yan ng feeds, bugbugin mo ng pagkain at magandang management, healthy siya. But then hanggang doon na lang siya. So that's what we're doing now. We're doing genetic improvement. So sa Federation po ngayon, we have two major programs. We have the Genetic Improvement Program and the Herd Build-Up Program. So, pag Genetic Improvement Program, ginagamitan ho natin yan ng magagandang genetics. So, kanina sa preview ninyo, nakikinig ho ako dun sa mga preliminaries natin kanina. They've been talking about a lot of breeds of goats. Tama po yun. So, ang pinakamaganda po,
when we are starting with our goat program and our goat project, dapat tama muna ang paraan ng breeding natin. Yung iba kasi masyadong naiinganyo na, gusto ko meat goat tayo. Meat goat tayo, let's go for the boar. Let's go for the boar because the boar is so stocky, so heavy, very massive ang built. Gusto natin makapag-produce tayo ng hayop na ganun kalaki, agad. Ano po? Pero, what is this breed all about? Representing all the dairy breeds, ano po? The Anglo-Nubian is a dual-purpose breed. Dairy type siya at saka meat type din siya at the same time. Okay? Pero sa breeding procedures po, we are recommending to improve your native animals first and improve their milking ability. Ano po? Ang kailangan muna po nating maiproduce, makapag-produce po tayo ng mga alagain na gumagatas. Ano po? Kasi po pagka si native ginamitan niyo agad ng heavy breed like the boar, ano po mangyayari? Una, mahihirapang manganak. Pangalawa po, yung mapoproduce niya, hindi milker. Kahit na genetically meron siyang potential lumaki, pero dahil hindi bastante yung gatas na pinoproduce niya, it will stunt its growth. Hindi po niya maiprovide yung nutrition na kailangan ng mga kids na iaanak niya. So what will happen is that pag hindi proper yung nutrition, dahil kulang ang pinoproduce na gatas, mababansot po yung mga napoproduce na kids. Ano po? So the proper way to breed would be to develop the milking ability of your herd first. Okay? So pagka meron na pong magandang milking ability yung napoproduce ninyo na mga doelings and does, that's the time for you to decide. Ako ba'y ready na? Okay na ba tong herd ko? In terms of number and in terms of the milking ability, then you can make another cross. This time, you can cross it with the meat breed. Ano po? So, you'll be able to get a good animal out of those crosses. Okay? So, ito po yung Anglo-Nubian. It's a dual-purpose breed. It's a dairy type. Mataas po ang butter fat nito. Ano po? Yung kanyang gatas, yung pong nagpapalinamnam sa gatas is the butter fat. So, mas mataas ang butter fat compared with the other dairy breeds. Ito yung boar. Ito po yung meat type. Ano po? It's a massive breed of goat and it will revolutionize meat production if you are into meat production. Okay? So, yung male, for example, I bought a male from Australia, ang size po niya is 125 kilograms. The females nasa between, a young female will probably weigh around 45 kilos up to siguro 65 kilos. Ano po, yun yung mga females na medyo massive talaga. Okay. So multiple births po ang kambing. Ibig sabihin, usually sa unang panganganak, sa pagka dumalaga siya, isa lang, pero merong dalawa. Pero pag tama po ang edad ng pagbibreed ninyo, first kidding, dalawa na agad. Yung pong mga nauuna, kung minsan masyadong bata pang binreed, so usually they give one kid. Pero pag tama po ang edad at handa yung katawan na magbuntis, like dapat po yan more than a year old to a year and a half. Ang timbang po ng mga purebreds dapat mga nasa 40 kilos before you breed them. Ano po? And then they give birth to two kids, twins, dahil nakahanda po yung katawan. But of course, kung kayo igagamit naman ng upgrades or ng native, of course, it's not 40 kilos, it's lesser. Sa Tarlac po, ito po yung ginagawa namin. Meron kaming livestock development program doon. Na ang syudad namin, we roll out the Farmer's Livestock School for Goat Enterprise Management. Ito pong mga box na to, after our farmers graduate from the FLS program, the government, we award the box. One farmer, one box. So that's how we do it there. But now, ang ginagawa po namin dahil merong artificial insemination program, ano po, dun sa artificial insemination program, it's a technology na pwede nating gawin.
for the farmers na nahihirapan pong kumuha ng isang bulugan, dahil siyempre hindi naman po lahat eh kaya, ano po, pero nandun yung passion, nandun yung kagustuhan mong makapag-alaga. So, we do the AI. Ito po, mabibigyan po ng pagkakataon yung simpleng magsasaka na magkaroon ng magandang alaga. Kung hindi niya kaya yung, say for example, 25,000 na buck, one straw will cost about 300-400 pesos. Ano po? At pag yan ang ginamit, yung similya po nun, those are quality bucks, ano po, the farmer will be able to produce a very good animal, parang meron na siyang sariling bulugan. So, that's the artificial insemination technology using processed semen. Ano po? Of purebred goats, pwede kayong mamili kahit na anong breed, available po siya. So, for meat goats, isa pong quality ng meat goat ay ang karni niya, among all animals, ha, sa lahat ng animals, siya po ang pinakamababa ang fat and cholesterol content. Lower than poultry, lower than pork, and lower than beef. That's the trademark of Chibon. Ang pinag-uusapan po natin, karne, ha? Hindi po yung papaitan. Pagpapaitan, mataas ang cholesterol nun. Okay? Dun po pala sa Congress natin, naalala ko to, meron kaming Chibon Chef. It's a competition wherein competition po ito ng pagluluto ng kambing. So, we're thinking of doing it na magkakaroon po ng traditional recipes and mga culinary portion. Ano po? So, yung pong federation, we're coming up. Iniimbitahan ko po kayo this coming November 20 to 24, the National Congress for Goats and Sheep. Sa Baguio City po gagawin yon. Ano po? So, be our guest. So, isa po sa initiatives natin dito is the Farmers Livestock School. Sabi ho ng dating gobyerno, the previous administration, Noel, sabi nila, I think it's time for us to measure the accomplishment of the industry. Pero sabi ho namin sa kanila, that's a good concern, kaya lang we can hardly do that. Bakit? Kasi wala tayong common ground. Iba ang input ng gobyerno, iba ang input ng private sector. And sometimes, other agencies of government may iba ring input. So, this is a unifying factor now under the current administration, the DOST Picard, developed for the Department of Agriculture a very good modality. Ito po ang training modality na kung ang tawagin ay FLSGEM, Farmers Livestock School for Goat Enterprise Management. So, isa lang po ang magiging training mode natin from north to south. Magmula sa Batanes hanggang sa huling isla ng Mindanao, we are talking about one training modality. So, pag isa lang po ang training na ibinibigay natin sa mga farmers, this is a tried and tested modality, then at the end of the day, kaya nating sukatin. Ano na ba ang na-accomplish ng industriya in terms of the farmers learning, in terms of yung efficiencies, in terms of pag sinabi nating herd buildup, kung 3.6 million tayo ngayon na kambing, probably in 2 years, in 4 years, in 6 years, in 10 years, ilan na ang kambing ng Pilipinas? Kasi naturuan na natin yung mga farmers, naturuan natin yung mga LGUs. So ano po yung CFLS? CFLS ay 28 weeks po ang training niyan. 28 weeks. So kung bibilangin yun, almost 6 months, ano? Pero, half day a week lang po yan sa mga farmers. We do it half day a week. Sabi nung iba, ang tagal naman. Bakit si 28 weeks? Kasi ho, yung mga farmers natin, nakita nyo dun sa pie chart natin kanina, 98%. Si farmer kasi, hindi po trained yan na umupo magmula alas 8 hanggang alas 5. So yung attention, yung learning curve nila, maikli lang. So half day a week lang. Sa isang upuan, sa isang session, isa, dalawang technology, kaya po nila yon. Then, let's take a break. Ia-apply po nila sa mga farm nila yan. Come next week, napakaganda ng kanilang reaction. After applying it in their own farms, they are more than excited to attend the next session. So, ang mangyayari po noon, sa susunod na session,
isang technology uli. And it goes on and on. Actually po, sa excitement ng mga farmers, sometimes they're requesting na, baka pwede dagdagan na natin. Baka pwede mag-whole day na tayo, hindi na half day. Ano po? Kasi they see na this is very applicable sa sitwasyon nila.